So ngayon ito yung unang trial ng ating reverse vending machine. So ito yung kapalit nito, itong kapalit nito is charging ng cellphone. So kailangan natin maghulog at least dapat 5 plastic bottles na clear niya ganito para magkaroon tayo ng chance ang makapag-charge. Yun, ganun. So try natin maghulog. Ang unang features ito is maghulog tayo ng walang laman dapat . Maghulog tayo ng walang lamang plastic bottles. Dapat yun. Determine niya. Pag valid, bubukas siya. Babalik. Dapat madetermine ito na valid or invalid. Kapag valid, dapat bubukas yung gilid. Yun, bubukas yung gilid. Dapat babalik. Supportahan muna natin to kasi hindi pa nakapix. Yun, babalik. Meron na ron ngayon. Meron tayong isang credits. Kailangan magkaroon tayo ng 5 credits. Sunod na video na yun. So, pangalawa naman is magpapasok tayo na may mga rough. Kasi kailangan ito, clear dapat siya. Dapat walang mga pabalat. Dapat walang makakaharang dun sa sensor. Kasi yung sensor nakaka-detect siya ng mga cleared lang. Dapat lampasin siya. Try natin ipasok. Ito, makakapasok pa rin to kasi itong sensor na to, may ginamit tayong load cell. Dito sa unang entrance, dapat madidetermine lang nito kung mabigat or hindi. Ngayon, mabigat to. So, makakapasok pa rin siya. Try natin. Valid. Bubukas. Ngayon, kapag reject siya, bubukas na yon. Ayusin na lang natin. Yan. Ganun kapag invalid. Sa pwetansya parte, magbubukas. Doon maghuhulo sa storage. Kasi dalawa yan . Dito yung storage ng sa gilid, yung mga valid, invalid sa may parting pwet. So, ngayon naman, pangatlong features ito is kapag may laman. To may laman to. Bawal kasi dito ng mga bigat. Kasi pwedeng dayain siya ng mga bote. Kasi bawal, baka mabasag kapag sa gilid, masyadong mataas yung storage, pwedeng mabasag yung mga bote. So, nilagay ko na lang doon sa features no na bawal ang mabigat na item. So, lalagay natin to. Yan. May lalabas to sa LCD na please remove. Kailangan mong i-remove siya kasi hindi siya magbubukas hanggat mabigat yung item doon sa loob. Yan. Hindi yan titigil hanggat wala. Yan. So, yung isa pang features ito is kapag puno na yung laman ng bin, yung lagayan ng storage nyo. So, meron tayong lalagay na ultrasonic doon na kapag na-reach na yung level nung dami, magno-notify doon sa LCD. At halimbawa, ganito. Yan, malapit na. Lalabas doon, warning, storage full. Yan. Kapag, yun. Kapag naman nakuha na, yun, babalik na ulit siya sa dati. Yung isang features ito is, kailangan makakumpleto diba tayo ng 5 bottles. So, kapag pinilit natin pindutin yung, itong button kasi mag-start nung time. Pag, kapag pinindut mo yan, may lalabas doon na, please complete 5. Kailangan makompleto mo talaga yung 5. So, ihulog na natin to pan-5. Ito palang countdown na to. Kapag hindi, pag natapos to, na hindi mo pa nakukomplete yung 5, sa dito, mauubos yung credits mo. So, yan yung pinalagay nung client ko para hindi kapag hindi nakompleto, so, parang donation na lang. Ganun. Yan. Valid. Yan. Bukas. Sasara. Yan kapag battle. Pag sumabit sa wire, hulog dali. Yan. Babalik. Ngayon, may 5 na tayong credits. Ngayon, try na natin pindutin to. Tantanggalin ko muna tong charge. Pindutin na natin to para mag-start yung count. Ayun, mag-start na yung count nung charging. So, 1 minute yon. Ngayon, try natin sa power bank. Ito, subukan natin. Sasala natin dito.
ngayon ay church na. 100% agad joke. Yun, nag-church na yun. Yan, iintayin niya yan natin na matapos yung 38 seconds na yun. Yan. Yan. Wait lang natin. Ayan yung relay. Makikita nyo sa relay kung nag-charge ba siya. Kasi naka-on yung green. Yun ang ibig sabihin na nag-charge siya. Ayun yung ginamit natin charge. Tapos octopus charger para maalinman ng mga cellphone. Kasi marami naman type ng yung mga USB ano natin. Ayun, tumigil na siya. Wala nang ilaw, hindi na nagka-green. Hindi na rin siya umiilaw. Hindi na siya nag-charge. Ayun. Balik sa dati. Wala na yung credits. Yun lang.